Sir, kung di katanungan lang, sir, ano po ang naging reaction niyo, sir, sa paglipat po ng partido ni Madam Gutak, no? Kasi dati po ay sa LT po siya, at ngayon ay malinaw po ay lumipat po siya kay Mayor Isko Moreno na partido. Hindi naman po siya nahulugan ng traitor o iniwan ang partido ng Dilawan. Nandurin pa rin naman siya sa puso ng Dilawan, kaya lang talagang meron siya kanyang lumapit at tulungan daw siya na makapunta sa ibang partido na. For the latest information you want to know, watch and share, like and comment this channel. This is BasBox TV. Magandang araw sa iyong lahat, mga kabayan. Sa linggo na ito ay ito po ang filing po ng candidacy sa mga tatakbo po sa national election at sa local election. So ano po ang ating basihan, mga kabayan, sa ating kandidato na mapupusuan na siya po ang karapat-dapat. So yun po at ating kailangang bubusihin at ating tingnan ng mabuti at maigi, mga kabayan, ang mga kakandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, mga senador, mga mayor, lahat-lahat pong tatakbo ay atin pong titingnan ang kanilang kung ano po ang kanilang magawa, mga plano sa ating bansa. So sa oras nito ay isa po sa mga kandidato, spokesperson ang ating kakausapin, mga kabayan. Kamera kasi, siya ang nakitaan ko isang leader na mayroong puso, compassion para sa mga Pilipino. Servant leader po kung tawagin namin si Ate Sam. Mabait, talagang may puso at matapang may paglaban ng katotohanan. Kaya yun ang desire niya na pag siya nanalo, may katuwang na tayong mga mahirap doon sa Senado. Nagagawa siya ng mga resolution para sa kapag-ilabangan ng mga mamahirap natin kababayan. Galing na ba sa mahirap tayo? Opo, hindi lang po siya maging senador ng Mindanao. Maging senador po siya ng buong bansang Pilipinas. Kaya hiniling po namin, social media, tulungan niyo kami para may panalo natin si Ate Sam. Sir, kundi katanungan lang, sir, ano po ang naging reaction niyo, sir, sa paglipat po ng partido ni Madam Gutak, no? Kasi dati po ay sa LT po siya, at ngayon ay malinaw po ay lumipat po siya kay Mayor Isko Moreno na partido. Hindi naman po siya nahulugan ng traitor o iniwan ang partido ng Dilawan. Nandurin pa rin naman siya sa puso ng Dilawan, kaya lang talagang meron siya kanyang lumapit at tulungan daw siya na makapunta sa ibang partido na alam niya naman na siyempre sa panahon natin ngayon na kailangan na magkaroon ka ng karunungan, kaalaman na kung paano mo sabihin sa iyong mga mamaya na hindi ka nag-traitor sa dati mong partido. Sir, sa sinabi mo na hindi nag-traitor sa inyong partido, paano mo papapatunayan ay lumipat na po siya ng partido mula sa LP papunta kay Isko Moreno? Katawan lang po ang nadala sa kanya sa partido ng aking demokrati ko. Pero ang suporta niya ay nandurin pa rin po sa mga dati niyang kasama. May lalaban man, nandurin pa rin po ang puso niya. Pero sa ngayon, to face the reality, nasa aking demokrati na po siya. Natural, dun po siya tatayo. Hindi niyo po sasabihin kanyang mga platforma na wala siyang personalin kundi lahat ng kanyang magagandang platforma para sa bansang Pilipinas. Yes po sir, pero pag mga ganyan, sir, of course ang loyalty po ng isang kandidato kung saan ka po ang linya po ay doon po ang iyong loyalty. So paano mo masasabi na hindi po siya nag-traitor sa LP kasi nakalipat na nga po siya? Hindi po sinasabi niya parati sa aming mga meeting na ando din pa rin po siya. So, ganun sir, paano po makonvince niya ang kanyang partido dati ng Liberal Party na hindi siya nag-traitor ay lumipat na po siya? Siyempre po, ang tao ganun ang tingin porque iniwan ang dating partido, nag-traitor na. Panindigan ng dilaw, panindigan niya siya, ay dadali niya pa rin siya Aksyon Demokratiko. Hindi niya po nahulugan na iniwan niya yung panindigan ng Dilawan, yung prinsipyo ng Dilawan. Dala-dala po ni Ate Sam yun. Yung pong sinasabi namin na ang pag-iwan, kung tinalikuran mo ang prinsipyo ng Dilawan, yun po ang pag-iwan. Pero kahit lumipas siya ng Aksyon Demokratiko ay dala-dala niya ang prinsipyo na pinaglalaban ng mga Dilawan. Okay, sir, last question na po ito, sir. Ano po ang maasasahan ng taong bayan sakaling mahalal po si Madam being Samira Gutak being senator sa 2022 election? Ang masasabi ko lang po,
Marami mga nanalong kandidato eh, leader lang. Yes. Si Madam Sarino, sa Miraguto po, isang servant leader. Yun po ang kailangan ng ating bansa. Hindi leader lang, kailangan servant, nagsiservisyo sa ating mga mahihirap. Madali bang lapitan yun, sir? Madaling lapitan, napakabait. 100% po. Mabait yan. Hindi suplada, talaga napakabait niya. Alam niyo po ba kung... Sa ngayon, sir, sa pagtakbo niya, sir, kay galing siya sa Mindanao at tumatakbo na naman muli siya sa pagka-senador, ano po ang kanyang maipagmalaki sa Mindanao? Kasi alam po natin, isa po siyang leader doon. Yung kanyang pinagmamalaki po ngayon, yung nagawa niya pong pagtulong po sa mga biktima ng labanan sa Marawi. Sir, matanong kita, sir. Di ba nagpapatayo po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Marawi at marami pong ipinatatayo infrastruktura po doon. Tumutulong po ba si Ma'am Samira Gutok? No-commentan ko dyan, sir. Di ko alam niya. Meron po ba siyang contribution, sir, sa pagpinatayo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon? Hindi ko po alam. Mayroon pong sagutin ko. Sir, last question from Biyahe ni Koy TV. Last na to, sir. Sino-sino ang katigit ni Isko Moreno kasama si Samira Gutok? Kung alam niyo po. Ngayon pa lang po, si Ma'am Samira pa lang po ang nag-file. Wala pa pong alam. Pero may mga balita kami. Sila, baka sila Senator Lorena Garda, Loli Di Castro, yan po mga balita namin na lalaman bilang kasama niya sa TV. Sa ticket niyo. Malalaman niyo po within this month na maglalabas this, na po lahat. This week, no? Kasi 8 lang, hanggang 8. Ayan po. Ayan, mga kababayan. Pangalan mo, tatay? Ako po si Rolando Iglobas. Okay. Hindi po itatapong senador, tay? Hindi po. Tulungan lang po. Kay Ma'am Samira. Kaya, supportado. Tulungan niyo po kami. Oh, sure. Oh, wala problema, sir. Wala problema. Salamat, sir. Samira Gutok, tatakbo po kasi na doon. Hindi yun, babae ng file pa. Babae, o mga staff. Taga-amin yun. Kailangan po natin yung gawa. Ayan, so... Ano po kayo doon, ma'am? Executive assistant ng engineer po. Pero may kasama po ako doon, si Jenaina po. So pwede natin sa lapitan, no? Oo, oh, pwede. Kaya na kukontakin namin, ma'am. Pwede. Kung meron po may tutulong po si Ma'am Samira Gutok, Tulungin niya si ma'am. Yun po yung gagawin po namin. Pero hindi po namin masasabi na 100% magagawa po. Pero yun nga po yung sabi ko, mas okay po yung gawa ay sa salita lang po. Kasi may paninigingan po si Ma'am Samira Gutok. Yan, so maraming salamat kay ma'am. Pangalan niyo, ma'am? Lovely po. Ma'am Lovely. Mapagmahal si ma'am. Yes. So dapat din. No? Lovely yung pangalan. Lovely. Di ba lovely? Di ba mapagmahal yun? Diba? Sa Tagalog. Ano yan? Si Sir may dala siya. Yun. Wow, may talagang nagugutom na yung vloggers. Buong araw niya kasi ang mga vlogger dito. Buong araw dito para inantabayanan talaga yung pagdating. Kaya maraming salamat sa blessing. Sa galing kay Ma'am Samira Gutok. Thank you for watching Boss Boss TV.